Sa iyakan sa ospital, nagtapos ang dinner celebration kagabi ng pamilya ng dating Vice Mayor ng Lingayen, Pangasinan. Patay ang dating opisyal at ang misis niyang kapitana matapos tambangan sa Maynila. Mon Gualvez, ikwento mo. Kagagaling lang ng pamilya ni ex-Vice Mayor Ramon Arsino sa isang dinner para i-celebrate ang pagpasa sa medicine board exam na kanilang anak na mangyari ang trahedya. Papasok na lang sana sa bayan mag-asawa sa kanilang apartment sa Maceda Street, Sampaloc, Manila nang barilin sila ng malapitan ng isang lalaki. Patay ang dating opisyal at ang misis ng chairwoman sa poblasyon Laguna. Tumatakbo. Tapos nang sasalubong sana ako ngayon, naglakad. Pero ginanon yung baril para pinakita sa amin na gano'n. Matres na kami. Sa ulo ay nasenta ng gunman ang mag-asawa. Dalawang basyon ng 45 ng baril ang nakita sa crime scene. Hindi na dinamay ng gunman ang iba pang pasahero ng SUV ng mag-asawa. Matapos ito, tumakbo pala yung suspect at masimpleng sumakay sa bus. Sir, mahirap magpakabayan eh kasi ngayon eh. E nakakita namin may baril kaya hindi na kami na ganun. Sumubok pa eh. Politikang hinihinalang motibo ng krimen. Dati nang tinambangan si Arsino sa Pangasinan noong Marso na nakaraang taon. Itong babae, tumakbo itong kapitan sa kanilang lugar sa Pangasinan. At may nakalaban na sa pagiging kapitan at tinalo niya yata niya yung kapatid noon. Nasa 28 hanggang 30 anyos ang sospek, 5'5 hanggang 5'6 ang taas, payat na pangangatawan, moreno, bilugan ng muka at singkit. Maglalabas ng sketch ng otoridad oras na makumpleto ang mga detalye at ebidensya. Mon Gualvez, News 5.